samantala, naniniwala ang ilang kaalyado ni Congresswoman Gloria Arroyo na kailangan ng magpa-opera sa ibang bansa ang dating Pangulo dahil sa kanyang kondisyon. Sabi naman ng Malacañang, bahala na ang korte na magdesisyon tungkol dito. Nakatutok si Leigh Alves. Matapos ang limang buwang hospital arrest sa Veterans Memorial Medical Center, pinahintulutan kahapon ng korte na sumailalim sa cardio check-up si dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Arroyo sa Makati Medical Center. Bumisita sa kanya kahapon ang kaibigan at kaalyado na si Occidental Mindoro Representative Amelita Villarosa. Nagpulong daw ang mga doktor ng BMMC at Makati Med tungkol sa kalagayan ni Arroyo. In pain daw ito at patuloy ang pagbaba ng timbang. Epekto ng operasyon sa kanyang cervical spine noong nakaraang taon. Ngayong operation niya nung una is affecting her health kasi hinaharang yung kanyang pagkain. May nakagano, nakausris. She was in pain. That's why the doctor from PNP, the doctors from Veterans Medical Center and Makati Med were all conferring. Ayon kay Villarosa, life-threatening daw ang kalagayan ni Arroyo ngayon. Kaya sa tingin niya, dapat na itong payagang magpagamot sa ibang bansa. I can see that she needs it. Oo, life-threatening. Oo, life-threatening kasi she could not breathe. She's choking whenever she takes something. She could not No, because the food that she takes goes to the windpipe. How can you eat? Ayon sa isa pang kaalyado ng mga Arroyo na si House Minority Leader Danilo Suarez, ikinalungkot daw ng dating Pangulo ang resulta ng kanyang medical exam. She's somewhat lonely, sad because of the hindi maganda yung medical report. Pero nang makapanayam ng media kaninang umaga si dating First Gentleman Mike Arroyo, nagkababalik lang mula sa isang linggong biyahe sa Japan at Hong Kong, sinabi nitong hindi pa niya alam ang lagay ng kalusugan ng kanyang asawa. Last night, she was knocked out. I was not even able to talk to her. She had suero and she was feeling very drowsy. So I could not talk to her. Maging ang iniindang chest pains ng dating Pangulo, hindi rin daw niya alam. Hindi niya nakwento sa akin. No, if she had told me that, I would not have gone abroad. But she didn't tell me. Pinapaubayan na raw niya sa kanyang kabya kung muli nitong hihilinging magpagamot sa ibang bansa. Ang mga anak din ng dating Pangulo tumanggi ng magsalita sa kalagayan ng kanilang ina. Just ask her doctors, please. Ang Malacañang, nais mo na raw na matiyak ang tunay na kalagayan ng dating Pangulo. As far as we know, her condition has been getting better. Or has improved since November. So you find it parang we have no way to determine yet right now because we have yet to receive official word as to the status of her medical condition. Kung sakali, bahala na raw ang korte kung papayagan nito si Arroyo na sa ibang bansa magpagamot. Matatanda ang noong isang taon, nagmatigas ang Administrasyong Aquino kahit pinayagan ng Korte Suprema si Arroyo na makaalis ng bansa. Leigh Alves, Nakatutok, 24 Oras.